Gusto mo pa sabihin about the new project? Excited po kami na feeling ko ito talaga ay ma-enjoy ng mga Pilipino. Tapos makikita niyo si RC Munoz like you've never seen her before. So, speaking in Korean, definitely. In fluent Korean. And hindi kuri-Korean lang, ah. Oo, hindi kuri-Korean. Sama na kanina, eh. Direct bukod kay RC, sino pa ang kasama sa movie? Bukod yeah, sa Korean sa surprise. Sa susunod na post ko natin, yung buo na, yung buong cast na yung sa kinakausap pa lang. Patikim pala. Actually, later tonight. Later po na. Oo, oh, kasi malapit na ka mag-shoot, eh. Parang makikita na nila mamaya ang gabi. Ipopost na mamaya. Ah, ipopost na mamaya. Sabi mo, inspired na ng somnambulism, di ba? Hmm. So, ikaw ba, ano, may experience na naglalakad ng tulog? Sleepwalking. Sleepwalking. Ay, ang habit ko po kasi madalas, nagsusulat ako mga 3-4 a.m. So, nag-iistorbo ang tulog ko. Tapos hindi na ako makatulog dahil ang daming pumapasok sa isip kong ideas, mga gano'n. So, parang iniisip ko, sulat ko na nga ito kasi hindi rin naman ako makatulog. Magtrabaho na lang ako. Tapos babalik na lang ako sa tulog. So, usually, ganun yung habit ko. I wrote Somnambulism before Inception was ever made. Wow! Nauna ka pa pala, diri! Christopher Nolan. Marami po akong ginawa na bago pa lumabas yung mga pelikula. Before, I wrote a play called Batibot for Adults Only. Bago pa lumabas ang Avenue Q. Nagsulat ako ng, nung high school ako, nagsulat ako ng musical, na high school musical, na R&B ang title, tungkol sa mga pop songs. Tapos lumabas ang High School Musical eventually. Tapos yung first kong ginawa sa UANP, University of Asia and the Pacific, gumawa ako ng play na No Si Basila, using existing OPM songs. Hindi pa uso yun noon dati. Tapos lumabas ang Moulin Rouge, tapos nasundan na ng Mamma Mia. Ikaw pa lang, ano, direct, eh. Bago pa, hindi ko naman masabing ginaya nila ako. Pero naniniwala kasi kami sa, naniniwala din ako sa ether. May ether palutang-lutang itong mga ideya na to. Tapos kung unang, kung sinong unang makahablot, yun yung nagwawag. Kagaya ng Jejil. So parang, yan, binigay lang nung ang ganda ng title, dire. Sobrang, may catchy ka agad yung title, dire. Jejivu. Watch tayo ng Jejivu, Archie. Kaya po pag uwi namin sa mental, kailangan na tayo talaga. Pwedeng sabihin, ano kayo, soulmates. Ako? Kasi ang soulmates naman, hindi naman romantic. Kahit mag-ina, pwede. Ako feeling ko nga, ano eh, feeling ko pinagbiyak kaming bunga. So, nadiduplicate lang yung efforts. Ayoko siya sabihin ni Direk kung anong zodiac niya. Ayoko siya sabihin birthday niya. Kaya hindi ko ma-figure. Wala kasi yung birthday. Kasi naniniwala ako sa ganun eh. Oh, astro. Opo. Eh ayaw sabihin ni Direk kung kanya. Eh sabi ko siguro Virgo ka. Kasi yun yung mga compatible sa utak ko. Bakit ayaw mo sabihin, Direk? Capricorn. Ay, ano po. I went through hypnosis before. Kasi yung birthday ko po triggers a traumatic experience. So, ang daming mga madaming dates na nasa isip ko. So, minsan binibigay ko October 24, March 7, May 26. Paano ka nagsiselebrate ng birthday mo, Diri? Libra. Di ano? Everyday the birthday. Ano din eh, kasi akala ko ako lang yung ganito. Si Tito Boy din pala. E paano pag ilan sa passport? Mga ganun. May pinipili akong isang date. Na yun ang yun at yun ang date. At yan naka-register dyan, syempre. Yun ang i-register namin. So, kasi nagkamali din kasi yung ano eh. Yung sa birth certificate, nagkamali. So, ano yung i-register mo? So, ano ka? Anong sign ka? Na lang. Ang sign, meron may ibang documents before na parang nasa August 16 ata siya. Tapos, mas ginagamit ko na ngayon yung May 26. Leo, may ganun. Pero sure ka ko, di ba? Kung ano kailang ka pinanganak. Gemini, ate ko. Hindi ko kasundo so, yung ate. Hindi naman magkakasundo. So, pinanganak ka naman pala. Oh, alam mo naman talaga ang birthday mo. Ang real. Hindi, kasi hindi mo talaga nalaman. Sa hypnosis pala, ang ganito, hindi mo pwedeng makalimutan. Parang Google lang, kailangan mong tambakan ng information. So, nililito niya. Nililito niya sarili niya. Nililito niya. So, ikaw naglito sa sarili. Ah, madami din dahilan eh. Kasi, una, galing ni Dorin. Alam niya yung nangyari sa, madami benefits eh.
una ka pang birthday mo, di ba lahat ng tao babati sa'yo happy birthday kahit kaaway mo at ayaw na sa buhay mo. Mapipilitan ka magsabi sa kanila ng thank you. Tapos mamaya, pasok na naman sila sa buhay mo. Kasi na thank you na eh. So, parang nare-realize ko daming benefit. Tapos, if you want to treat me special, you can do it on a random day. Diba? Parang hindi ka obliged na birthday ko. Pero ngayon, dumating na sa point, kaya sineselebrate ko na yung May 26, meron din nagsiselebrate ng October 24, meron din yung maraming gift. July 2. Dahil may mga kaibigan ako na gusto na nila akong iselebrate. So parang nakakatuwa. Doon na nagpapalit na, ay, oo. Okay, sige, mag-birthday. Kaya anong video ko? Birthday mo? Birthday ko? Parang gano'n. Pwede. Kasi yung mga tao, gusto na rin sila mismo gusto mag-celebrate. Eh, yung Chinese, ano mo, sign, alam mo, animal sign mo. Wala ka rin gano'n. Ako, dragon ako. Ay, kaya mas strong. Strong. Eh, pero bakit direct September 23, 2023, ang nakalagay? Yan ang target play date. Yan ang target release date. Lalalim na mababaw. Kasi wala naman kayong ginawa. Yeah. It's organized. Everything is organized. Na hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano gawin. Kasi nga, palagi lang akong kengko. Kumbaga. Tara, Derek. Tara, pasyal tayo. Babago yung boss. Tara, shoot muna tayo. Hindi, gusto ko kumanta. Bata. Nasa mabuto lang. Nasa ano? Gusto kong magsiyam. Ha, 6 hours yun. Pag di tayo pumunta, di tayo pumunta ng Cambodia. Kasi di ba, pag di ka pumunta sa Angkor Wat, parang di ka nagkambala. Sabi ko, din ang importante doon. Pag hindi ka nag-Angkor Wat, ano yun, nagkambala. Hindi ka Cambodia. Sige na nga, kunin mo na nga. Ang bilis ka. Kailangan ka ng halong bay. Kumbaga si Derek, hindi lang siya fulfiller ng fulfiller ng mga dreams mo. Ano pa siya dinidist? Ayan, yung mga vibes niya sa'yo. Ano ka nadidisiplina? Nararamdaman ni, basta pinapanood ko kung paano niya. Kumbaga dapat bang idisiplina sa akin? Ay, oo, wala naman. Ano lang kasi every nakakatuwa kasi madami kaming pagkakapareho, pero meron kaming stark difference din. What I bring to the table is yung organization. Mm-hmm. So, yeah, medyo systematic kasi ako mag-isip. Pero parang kami meet freaks. Mm-hmm. Systematic ako mag-isip. Tapos, siya naman, what she brings to the table is fun. Not that I also need. We also need in our lives. Kasi, minsan parang,